Kasi ayaw ng AFAM yung mga sinungaling. At lalong ayaw nila yung nalalaman pa nila sa iba. Ang dami na nating mga separated at hindi paanol, at si AFAM mismo ang nagpaanol, nagbayad. Hello mga best, welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood at nag-share ng inyong ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best, sa mga bago, welcome sa inyo. Sana marami kayong matutunan sa mga videos natin at sana huwag kayong magatubiling i-share ng ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito. So today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment sa inyong best. Shoutout sa inyo, shoutout sa inyong lahat and bago ang lahat, kakanta muna ang lola nyo. Isa yan sa pinakagusto kong kantahin best. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you would never die. So I won't choke up when I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. So when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah! Natawa ako, bakit best? Natulog sila, baka magising yan. Bakit ka magising yan kung lakasan ko? Baka natulog kasi. Bakasyon namin best. Hanggang August 8 pa yung bakasyon namin. Ganon. So, nandito kami. Grand Factor. Shout out sa inyo. Magbasa ako sa iyo best. Dear Ate Sally, good day. Sis, tanong ko lang, nato-turn off ba ang mga AFAM pag ang status ay separated? Separated na ako since 2014, kaso di pa na-annul. Naisip ko kasi, baka isa sa reason yan. Kaya di ako makatagpo ng AFAM. Actually, medyo matagal na din ako sa dating site. Siguro more than 6 years na. Nasa Christian Filipina din ako at sa iba pang dating sites. Nagbabaka sakali na isa sa mga dating site na yon ay makabingwit ako ng AFAM. Dami ko nang nasalihan sa dating site. Dami ko na din nakachat. Kaso halos lahat talaga mga fake. Meron sa una, matino, pero nawawala din. Sa tingin mo si Sally, dahil ba sa separated ako at nabanggit ko na still married on paper, kaya di ako makahanap ng AFAM? Posible yan, best. Sa profile ko kasi nilalagay ko na ang totoo na separated ako with my 2 grown-up sons. Kung yan lang naman ang sinabi yung best, okay lang yan. So tama ba sis na ilagay ko yon sa profile ko or pag nag-chat na lang kami? Salamat si Sally. Sana mabasa mo ito. 47 na ako si Sally. Medyo thunders na. Pag 50 na at wala pang AFAM, siguro mananahimik na ako. Wag best. Baka wala talaga akong soulmate. Wag mo isipin yan. Pahabol pa sis. Mas seryoso ba talaga ang medyo may edad na AFAM? Lalo na yung senior na kasi karamihan daw companionship ang hanap. Sorry ha, medyo napahaba ang comment ko. Stay safe. Sa last mong tanong best, hindi lahat ng senior ay seryoso. So, depende sa kung sinong natagpuan mo at sinong papatulan mo. Kasi marami ding senior na nag-i-enjoy na lang sa life. So, ang tanong mo, baka ang dahilan daw ay yung separated ka. Wala nang masamang maging totoo. Kung pwede mong tanggalin yan, best, okay din yon. Halimbawa, tanggalin mo yung status mo in life. Tapos, kung meron ka na nakausap dyan, saka ka na maging prank ka na ganito ako. Tanggap mo ba? Ganon. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang buhay ang tao, may pag-asa yan. At mas okay din yung totoo. Sabi mo, 47 ka. Bata pa yan, best. Ang daming nasa 60s. Nakatanggap pa, nakahanap pa. Ikaw pa kaya. So, huwag kang mawala ng pag-asa. At try to change ng profile picture mo. At yung mga profile na sinasabi mo, try mo maghanap ng magagandang words.
na isabi mo dyan, or kaya try mo munang isin-separated ka naman, isabihin mo, okay din yung magsabi ka ng separated. At wala namang masama dyan. Baka hindi pa talaga tamang panahon. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Pwede mo rin yung tanggalin. Yung separated niya, kung pwedeng hindi mo yan lagyan, pwede mo rin hindi lagyan. Kung meron ka nang nabingwit dyan, saka ka maging prank ka, maging totoo. Kasi ayaw ng afam yung mga sinungaling. At lalong ayaw nila yung nalalaman pa nila sa iba. Ang dami na nating mga separated at hindi pa anon, at si afam mismo ang nagpa-anon, nagbayad. So, hindi ka nag-iisa sa sitwasyon yan. Ang dami na natin mga kapatid na kasal pa sa iba na hindi pa na-anul, pero separate na. At si Afam na gumawa ng paraan niyan. Marami na akong nabasa mga videos, best. Sa mga videos na nabasa ko, kung nakita mo na yung iba, napanood mo na yung iba, marami na tayo dyan na yung Afam ang naggastos talaga, nagpapa-anul sa kanila. So, hindi ka dapat natatakot dyan. At mas okay yung naging totoo ka. Try mo lang palitan yung picture mo, profile picture mo, na maging interesting siya tingnan. Try mo palitan kung anong status na nilalagay mo dyan. Ano bang pwedeng choices dyan? Ganon. So, at yung mga information about you, mga ganong factor, pwede mo rin, exciting yung mga message na ilalagay mo. Huwag mo munang ilagay yung mga sons mo dyan. So, saka ka na maging prank ka kung meron ka na nakausap na alam mo seryoso. Kasi gusto ng afam yung seryoso at prank ka. Nagsabi ng totoo. Doon ka mas lalong tatanggapin at mamahalin ng afam. Yung totoo kang tao. Wala kang tinatago. Mas okay yung sa una pa lang, sinabi mo kaagad kay afam. Para si afam ay alam niya kung saan siya lulugar. Kung mahal ka kasi ng afam mo, wala silang pakialam kung anong background mo dyan. Anong sitwasyon mo. Ang alam nila is ngayon, at tutulungan kanilang maayos ang sitwasyon mo para mas maayos ang buhay ninyong dalawa. So, ganun lang yung best. Huwag kang manghinaan ng panghinaan ng loob. At huwag kang magmamadali. I-pray mo kay Lord. At tuloy-tuloy ka lang sa Christian Filipina. Baka nandyan yung dating... baka yan yung tamang dating site na nandyan yung afam mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. At huwag kang manghinaan dyan. Tuloy-tuloy ka lang. Kumbaga, hahanap ka ng paraan kung saan ka mas attractive tingnan. Kumbaga, minsan na nakukuha kasi sa magandang profile pic yan. Na, sa magagandang mga sinasabi mo sa about you. Diyan na ano yung mga afam, diyan na a-attract. Kasi pag yung picture mo nakasimangot, kung ang afam ay problematic in life, kailangan nilang umiti, hindi ka na papasa dyan, nakasimangot ka. Tingnan mo yung mga picture mo na attractive siya, nakaka-attract. At yung mga mensahe mo tungkol sa buhay mo. Isa din yan sa tinitingnan ng mga seryosong afam. So, tuloy-tuloy ka lang maghanap, bes. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kasi kung yan ang gusto mo, ay dapat you never give up. Marami talagang afam na naghahanap ng seryosong relasyon. Piliin nyo yung afam na talagang ganun din ang hanap. At walang sabit. Kasi kung afam hanapin mo may sabit sa buhay, ay problema ang bibigay niyan, bes. Problema ang bibigay sa inyo yan. Tandaan niyo yan. Malay mo, yung pamilya ng afam, sasama din sa problema, idagdag sa'yo. So, kung dati hindi pa masyado mabigat yung problema mo, ngayon, pasan mo ng daigdig. May ganun. Bakit? Pinili mo rin kasi. Ganun, kasi. So, nasa sa inyo rin kasi yan, best. Piliin nyo yung tamang afam na nagtataglay ng hinahanap ninyo. Hindi kailangan perfect. Nobody's perfect in this world. Tayo mismo, hindi tayo perfecto. Kaya, piliin nyo yung afam kahit papano. Totoong tao, responsable, may tiwala sa iyo, tanggap ka bilang ikaw. Maraming afam na ganyan, best. Maraming afam, talagang naghahanap ng seryosong relasyon. Kaya dapat 'yun ang piliin ninyo. Hanapin niyo 'yun, best, at 'wag masyadong magmamadali. Kasi pag nagmamadali kayo, may inis kayo diyan. Alam ni Lord 'yan, baka 'yung pinagpray mo ay 'yung afam na kausap mo or hindi mo pa na-meet ay nagtataglay ng hindi mo gusto. Kaya ayusin pa ni Lord 'yon. Huwag ka lang mawala ng pag-asa and ipagkatiwala mo sa Diyos at sabayan mo ng gawa. Kaya ang sabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Mga sabi din sa karma, huwag mong gawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin nila sa'yo. Ayan yon. So kung kabutihan ang gusto mo, edi kabutihan ang gawin mo. So ganun lang yun, best. shoutout sa iyo, best, and maraming salamat sa pag-share mo dyan. Ngayon, dapat mabigyan ka ng lakas na loob dahil hindi, bata ka pa. Ang daming 60s na nakatagpo ng seryosong afam. Try mo rin ang maghanap ng afam, maghanap ka talaga ng afam, best, na higher sa edad mo.
Kumbaga, hanapin mo yon kung makatagpo ka na, kung merong affirm na mas bata sa iyo na unang umano sa iyo, lumapit sa iyo, eh, bigyan mo na pansin yon. Pero kung mag-search ka, try mo maghanap ng mas older than you. Ganon na affirm. Ganon din ako yung naghanap ako. Mas hinanap ko yung mas matured sa akin. Ganon. So, hindi naman ibig sabihin na mas matured yan. Eh, lahat yan seryoso. Depende na yan sa pagpili mo best. At depende sa papatulan mo. Marami kasing affirm na ganyan. Maraming affirm sumali sa dating site. So, dapat alam nyo ang gusto nyo. Anong klaseng affirm hanap nyo. Para yun lang ang papatulan nyo. Kaysa papatul kayo kung sino-sino, masasayang ang oras nyo dyan. Kay Sister, salamat sa iyo best at sa mga nakaka-relate sa iyo dyan. Kay Sister Marjorie Tupas Vlog, salamat po Ate Sally sa pagbasa ng sobrang salamat po Ate Sally and God bless po. Si Sister Marjorie Tupas Vlog, yung asawa niya, ay asawa na talaga best, yung affirm niya ay nabit niya sa Christian Filipina yun best. At si affirm niya ay sobrang bait. At talagang kung anong problema niya, si affirm nandyan palagi. At yun ang hanapin niyo. So, ganun lang talaga yung best. Dapat piliin nyo yung affirm na mas mahal kayo at hindi yung kayo ang naghahabol. At dapat prank ka kayo sa affirm nyo. Totoo kayo at wala kayong tinatago. Kasi yan ang mas gusto ng affirm. Yung nagsasabi kayo ng totoo kung anong sitwasyon nyo sa buhay nyo, ano yung pangarap nyo, yan ang gusto ng affirm. Shoutout kay Sister Gemella Balberan. Salamat po Ate Salis pagbasa ng aking comments. God bless po. Kay Nilda Martinez, come yan. Ang affirm, hindi ka pagagastusin. Maraming affirm. Yung affirm na kayang lalabas ng pera, mag-ingat kayo dyan. Ate Sally, ingat po palagi and God bless pati sa mga family mo. Salamat sa lahat-lahat po, Ate Sally. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siya ma-meet. Sa akin naman, pag nag-search ako, 40s to up. Kaya na-meet ko si affirm ko na 75 na siya. Kay Sister Marjorie Tupas Vlog. Yung affirm niya ay sa Christian Filipina niya na-meet yan ba. So, yan ang kung ilang taong ka ngayon, mas okay mag-search ka na mas higher than you. Kasi hindi naman ibig sabihin na porket nag-search ka na nandiyan, pero most of the time, mas mature na kasi yan sila. So, nag-search si Sister Marjorie natin ng 40s to above at yun niya na-meet si affirm niya na 75 years old. At thank you Lord ang masasabi niya. So, yun. Good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.